O, matanong ko lang, pakialamera ba ang asawa mo? O kung oo, eh bakit mo nasabi? Kung hindi, eh bakit mo din naman nasabi? Mahalagang tanong yan kasi madaming mag-asawa ay nagkakatensyon sa relasyon dahil sa masyado na daw napapakialaman ang buhay nila ng asawa nila. Kung buhay ng ibang tao, bagamat mayroong mga pagkakataon na dapat din tayo mag-intervene, eh hindi talaga tayo dapat makialam ng basta-basta. Pero sa mag-asawa, tama ba na walang pakialamanan? Mali nga ba na bantayan ng asawa ang kanyang kabiyak? O unawain natin ang ilang bagay kasi madalas ay pinag-aawayan nga ito ng mga mag-asawa. Merong ayaw na pinakikialaman ng desisyon. Merong ayaw pinakikialaman ng cellphone. Merong ayaw tinatanong ang detalye kung saan ba nanggaling at ano ginawa. Ganyan ka ba? Ang pakikialam at ang pagkakaroon ng accountability sa asawa ay maaaring maging dalawang muka ng iisang bagay. Pag nag-asawa kasi ang isang tao, eh kasama talaga yung accountability. Ibig sabihin yan ay may karapatan at responsibilidad ang iyong kabiyak na protektahan ka at ganun ka din sa kanya. Kung paano nyo i-implement yan at kung anong motibo, eh factor din yon kung magiging maayos ang epekto nito sa marriage nyo. Minsan yung kawalan ng tiwala ay nagdudulot ng conflict kasi tanong ng tanong kahit wala ka namang ginagawang masama. Minsan naman yung lubos na tiwala ang nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon. May mali na pala na ginagawa ay napapabayaan naman. Sa mga desisyon naman, eh dapat talagang magkaisa ang mag-asawa. Kapag nagkakaiwanan sa desisyon, eh indikasyon ito na kulang sa komunikasyon at marahil eh walang maliwanag na values na siyang gagabay sa relasyon. Kailangang i-work out yan kasi dapat nagkakaisa ang mag-asawa sa mga pagpapasya. Ang sabi ng Bible, sinasabi sa kasulatan, iiwan ang lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang pakikialam sa asawa ay parte ng pag-aasawa, pero dapat gawin sa paraang may respeto at pagmamahal. Kapag ka pumasok ka sa buhay may asawa, given na dapat yan. Hindi pwede yung gusto mong mag-asawa pero ayaw mo ng accountability sa asawa mo. Ang marriage ay tinakda ng Diyos bilang pagpapala na nakapagpapalago at hindi isang sumpa na nagpapagulo ng buhay. Pero syempre, kailangan nating sundin ang nais ng Diyos para sa pag-aasawa. Kung ito na may gagawin mo, ikaw din ang makikinabang dahil lalago ka sa paraan na higit pa sa iyong inaakala. Tandaan mo may responsibilidad ng mag-asawa sa isa't isa. At kabilang dyan ang tulungan at protektahan ang isa't isa. Maganda yan at mainam kung ginagawa sa tamang paraan. Oh, nakikialam ba asawa mo sa iyo? Pasalamatan mo siya at makialam ka din sa kanya. Pero sa tamang paraan at motibo ha. Para yan sa ikagaganda ng inyong pagsasama. Asa ka pa.